Grad Devotions, Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Alright, 8:05 now ang ating oras ngayon, and we have Pastor Jeff ready. Let's find out kung hindi mauusog po ang ating linya ngayon. From Cabanatuan City in Nueva Ecija, good morning, Brad Jeff. Good morning, Brad Ted and DJ Chacha and sa ating mga viewers and listeners. It's a happy new year. It's a glorious Thursday morning, Brad Jeff. It's so nice to see you this morning. Sabi ko nga din sa ating panalangin, salamat po Lord for giving us Pastor Jeff. No? Mm-hmm. Thank you. We sincerely appreciate this, Pastor Jeff. No, ang iyong oras na binibigay, hindi hamak ito, araw-araw po. Despite the technical difficulties, ngayon po ang amin po kasi tomorrow ho, wala ho kami dito, no? Si Ma'am Cherry po magpuprograma ng 4 oras. Si Ma'am Cherry. Opo, wow. So again, so Pastor ha, Pastor Jeff, no? We look forward po by Monday, Enero a 4, 'di ba? Tuloy pa rin po ang ating paglilingkod. Brad Jeff, we love you. Yes, of course. Salamat, Brad. Mahal din lang. Oo nga, maraming salamat din. Actually, Brad Ted, ako rin yung magkapasalamat ano, sa inyong dalawa ni DJ Chacha. Of course, kay Ma'am Cherry at kung sino man si yung nagdadala ng pandesal dyan, maraming salamat. Si Ate Nora, thank you for giving me the opportunity every morning from Monday to Friday to share my passion, which is the Word of God. Brad Ted, uso pa ba ang New Year's Resolution? Di ko alam sa inyo ni Chacha eh. Ano ba? May mga resolution pa ba ngayon? Meron pang iba mga nagpa-practice noon, pero ako kasi hindi na rin eh. Ah, hindi ka na rin? Hindi na ako nag-New Year's Resolution. Bakit? Ha? Kasi minsan ningas kugon yung New Year's Resolution. Oo. So, ang ginagawa ko na lang talaga, Pastor Jeff, kung meron kailangan baguhin, hindi kailangan hantayin yung bagong taon. Ayun. Pwede ngayon pa lang eh. Pwede na siyang baguhin. So ang sayo is New Year's Solution. Hindi. Kasi, all year. All year. All year resolution sa akin. Ikaw, Brad Jeff, meron ka ba ding ano? Naniniwala ka ba sa New Year's Solution? Well, actually, because of this pandemic, medyo halata naman. Ano, nag-gain ako ng konting weight. So, this 2021, iiwasan ko yung mga bagay na feeling ko lang ha, nakakataba sa akin. Tulad ng ano, timbangan, ayan, salamin. Nakakataba sa akin yung salamin na yan pag tinitingnan ko eh. Okay. Saka selfie, yan. Yung tatlo na yan, iiwasan ko next year. Oh, bang galing so, mo. Para, no? Para din kilala kong pare, no, na mayapa na naman siya. Yung pare kilala ko din, Brad Jeff, no? Ang sabi niya sa akin, alam mo Ted, ngayong taon, magbabago na talaga ako. Pare ito, sabi niya. Oy. Hindi. Oo. Hindi na ako iinom. Oy. Ng alak. Okay. So, ganun po. Ano pong gagawin nyo? Isa, sabaw ko na lang sa kanin. Pareho sila ni Pastor. Hindi, sumalangit po. Joke ni Father Nong Reluyo yan eh. Oo. Alam mo, Brad Ted, baka kakilala niya yung pare, hindi nakakilala ko. Sabi niya, hindi na ako bibili ng Yossi ever next year. The following year, nakita, nag-Yossi. O pare, akala ko, hindi ka na bibili na Yossi. Hindi na ako bumibili. Nanghihingi na lang ako. O yan. So, nakakilala. Okay, so, ito ho ay, ano ba tayo? The Daily Brand o Make Us Laugh? Anyway, sige. Okay. Brad Jeff. Mga kapatid, ito po yung inaabangan din po ni Manong Toots Laluna at ni Kuya Al Mendoza at ni William Chua. The Daily Brad, here's Brad Jeff Eliscopides. Alright, Happy New Year po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Sino mag-aakala, ano, aabot tayo ng 2021 na nag-start tayo noong October 5, Brad Ted. Pero ang tanong ko nga eh, tanong ko rin to kahapon, handa na ba tayong harapin yung mga bagong hamon ng parating ng bagong taon, dagdag na singil sa SSS, Feel Health and All. But anyway, kahapon po, napakaganda ng topic natin. Simple lang, kung ikaw ay pag-aari ng Diyos, ang kanyang presensya at protection ay nasa iyo. Ngayon, Brad Ted, tinuluyan Isaiah. In fact, ano lang to, verse 18 to, kasunod lang to halos nung kahapon natin. Sabi niya, additional reminder lang pag ikaw ay pag-aari na ng Panginoon. Sabi, forget the former things. Do not dwell on the past. Wow!
I think, Brad, that's very important. Pagtawid natin sa 2021, huwag na natin bitbitin yung mga nakapagpabigat sa atin noong 2020 sa biyahe natin sa 2021. Paborito itong mga hashtag ng mga kabataan ngayon. Hashtag move on. Kumbaga, iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Ang ganun ang dating. And sabi Lord, do not dwell. Ang ganda ng Brad Ted, hindi niya sinasabing huwag mong sulyapan yung nakaraan kasi mahalaga din yan para matuto tayo sa ating na experience. Okay lang yung sulya, pero huwag kang magbabad. Ang dating na kasi niya, self-pity na. Okay? Kaya alam mo, Brad Ted, isang magandang analogy, kaya mas maliit ang side mirror kesa sa windshield ng sasakyan. Kasi yung side mirror, you're meant only to look once. Tignan mo lang, may dinaanan ba ko kanina. Pero nakaharap ka sa hinaharap sa windshield. Our past should never determine or dictate our future. Kaya ang ganda ng sinabi ni Isaiah doon. Si God yun through Isaiah, kalimutan nyo na yung nakaraan. Magpatawad ka na ngayong taon na to para hindi mo nabitbitin yung galit, yung bitterness, yung sakit sa puso na naramdaman mo sa 2021. And verse 19, as we end, sabi ron Brad Ted, see, I am doing a new thing. Now it springs up, hindi mo ba nakikita? Sabi ni God, God is up to something. May ginagawa po si Lord. Itinanim niya yan noong 2020 para siyang binhi na sumisibol na sa lupa. Hindi mo ba nakikita? Alam mo, Brad Ted, 2020 vision, ang daming mga tagline na nag-start ang 2020, lahat may mga ganyan na kumpanya. 2020 vision. And indeed, I believe God has gave us 2020 vision this 2020. He brought clarity of our priority. Talaga nagkaroon tayo ng liwanag, linaw at clarity sa ating 2020 na mahalagang relasyon sa Diyos, relasyon sa pamilya. And then lastly, as I end, granted, indulge me, last day naman na natin to 2020. Sabi ni God, tingnan nyo, I am making a highway in the wilderness and streams in the wasteland. Alam mo, Brad Ted, magkakontra yun. Meron daw C5 o C6 or EDSA sa gitna ng wilderness. At magkakaroon daw ng streams of water sa wasteland. That's too contrasting picture. Highway sa wilderness, stream sa wasteland. Ang tanong ko sa mga kapatid natin ngayon, are you in some sort of wilderness? Did you consider yung 2020 mo as nasayang? Okay, cancel 2020. Huwag po. Hindi sayang po. Walang tapon kay Lord. Ano ang isang bagay na sa tingin mo ay imposible mong mangyari pa this 2021? Alam niyo po, our God is a God of impossibilities. God will make a way for your breakthrough this 2021. Yan ang prayer ko sa ating mga kababayan ngayon. That maaari masalimot ang 2020, but 2021, sabi ni God, see, I am doing a new thing. Kailangan mo lang makita. Kailangan mo maging pag-aari ng Diyos. Kailangan mo na makita to. Otherwise, tayo po ay mananatiling talunan at malungkot sa 2021. Tayo po ay magdasal. Yun lang ang prayer ko, Brad Ted, ni Daily Brad sa lahat ng tagapanood. That this year may be a setback, but I believe it is a set up for our breakthrough this 2021. Panginoong Jesus, marami pong salamat sa almost 3 months or more than 3 months namin magkakasama dito sa Daily Bread. Kami po'y natutuwa dahil pure na salita mo lang ang narinig dito sa segment na to. It may be short, but Panginoon, ikaw po ang na-lift up at na-glorify all throughout this more than 3 months namin magkakasama. Kaya Panginoon, kami natutuwa dahil kahit papano, sa munting segment na to, alam ko that you've opened hearts of people, yung mga mahal namin na senior citizen, binibigyan mo ng pag-asa at na muling umasa at muling kumapit sa'yo. Even though yung 2020 sa tingin namin ay hindi maganda, ngunit sa'yo, Lord God, walang tapon. All things work together for good. Kasama to sa plano mo. We may have plan, but your plan will always prevail. So, Panginoon, excited kami for 2021 kung ano ang gagawin mo sa buhay namin. Kaya, we're gonna forget the former things. We're gonna focus on the future because we know the one who holds the future ay ikaw at mahal mo kami. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 And again, amen. Brad Jeff, salamat na marami. And we also give credit and tribute sa lahat po ng uring manggagawa na ngayon po nakikinig sa ating programa. Ano man po ang inyong trabaho ngayon na ginagampanan, pagpalain po kayo ng dakilang mahilika. Brad Jeff, catch you on Monday. Happy New Year, Brad Jeff. Yes, thank you. Happy New Year. Thank you. God bless.
God bless you too, and hi to your mother-in-law. All right, Brad Jeff and his Kapitas, ating pa rin pong The Daily Brad.